dito sa Star Creatives Hangout at makaka-hangout na natin si Sandrino. Please welcome Richard Gutierrez! Yay! So, greet muna everyone na nanonood. Hi sa inyo lahat! Kumusta? At maraming salamat sa pagsama nyo sa akin dito. Ngayon. First of all, congrats sa Luna Sangre. Siyempre malapit na nga ipalabas. How does it feel na siyempre you're part of the most anticipated TV series of 2017? Of course, I'm very happy. I'm very excited. I feel honored to be part of this big show that we're launching. And to be surrounded by great actors and a great team. Talagang napaka-exciting ng project na to. At dapat yung abangan sa Lunes. Yes. You're playing the role of Sandrino ang hari ng mga vampira, di ba? Yeah. So, how did you prepare to do a vampire? Kasi first time nyo pong gumawa ng vampire role, di ba? Yes. So, anong preparations po? Well, of course, a lot of research. Mm-hmm. Nag-research ako ng mga different vampire characters. And then ni-research ko rin yung history ng vampires, saan ba sila nanggaling, ano yung origin nila. And then of course physical preparation, I had to hit the treadmill, hit the gym. Yun yung physical preparation, and then of course mentally and acting wise nag few sessions din ako ng workshops kasi first time kong gagawa ng ganitong character na medyo dark, medyo gray character. And matagal-tagal din akong hindi gumawa ng teleserye. So, nag-prepare din ako by doing workshops. Siyempre, you're not new naman in doing action, di ba? Pero, meron ba kayong mga dito sa Luna Sangre, may mga stunt directors na nag-train ba sa'yo to do all the action and fight scenes po? Doon na lang sa set. Mm-hmm. We have a great stunt choreographer, yeah. International, si Direct Ace from Singapore. Mm-hmm. And he has a great team behind him. Lahat ng harnessing work namin, lahat ng action scenes namin, talagang pulidong-pulido yung pagkakagawa. So, okay naman. Talagang tulungan kami sa set when it comes to the action scene. Konting ma-share mo lang, paano kayo nag-band ng team La Luna Sangre with your co-actors, ganyan yung mga staff ng the whole group ng La Luna Sangre? Alam nyo, pag nasa shoot kayo ng isang teleserye, magiging close kayo sa isa't isa, mabilis. Talaga, yeah. Oo, from the production team to your co-actors, kasi long hours eh. Yeah. Long hours kayo magkakasama, tapos every other day magkakasama kayo. So, parang nagiging isang unit talaga kayo, isang family. And for me kasi, I look at it in a way na if you want your show to be successful, it's really a team effort and it has to come from everyone. And I can feel right now na talagang lahat ng tao behind this project is working hard and wants the best. So, so far, napakaganda experience working for La Luna Sangre. Siyempre, you're working with parang lahat bagong tao, di ba? Pero paano yung working relationship mo with your new directors dito sa ABS-CBN? It's been really good. Sabi ko nga, medyo matagal na ako sa industriyang to. Pero I feel like right now, I feel fresh. Parang nagsisimula ulit ako. Ang sarap ng pakiramdam na makatrabaho yung mga bagong production people, working with new directors that I haven't worked with, great directors. Ang sarap ng feeling na meron silang ibang point of view, tapos nagko-collaborate kami on the set. So it's been a really healthy working environment for me and I'm very happy. Siyempre, this is also your TV reunion with Miss Angel Locsin, diba? Yes. So, ano yung parang pinaka na-miss mo working with her? Pwede mo ma-share sa amin? Alam mo, just being around Angel. I miss just being around her, working with her, and yung pagiging genuine niya sa set. Sinasabi niya sa akin, Chard, tagal na natin yung nagkatrabaho, pero parang pag nagsama kaming dalawa, parang walang nagbago. Alam mo yung ganun pakiramdam. So, it's been really good working with Angel. Meron ba mga bago ka na-discover or may mga nagbago ba from past, tas ngayon, Angel, working? Parang ganun pa rin, yeah. Si Angel. Talagang, parang hindi siya nagbago. Kung paano ko siya nakilala noon, ganun pa rin siya. And, ang hindi nagbago rin kay Angel, I think yung sobrang aga niya sa set. Mm-hmm. Like may mga call time kami na 5 a.m. parang 4 a.m. nandun na siya.
So tinatry ko siyang unahan sa set. Lagi siya nauna sa akin. Sabay na. Oh, so sobrang professional, sobrang galing. Ito naman, syempre magiging super busy gonna working with a movie tapos TV series, 'di ba? Tapos syempre family time din. Pero ikaw as Richard Gutierrez, how did parang fatherhood change you as a person? You know, when I first had Zion, marami nagsabi sa akin na alam mo, fatherhood will change your life, you know, it's gonna be this and that. Of course, in the beginning, I was like, how will that happen? How will it change me? But now, parang automatic lang na parang gusto ko lang lagi sa bahay. Gusto ko lang lagi kasama yung anak ko, and yung responsibility and yung love mo for your family talagang grabe. So, it really changes you for the better, you know, I mean, marirealize mo kung ano talaga importante sa buhay. But ito, you've been in the business for many, many years, diba? Pero ano parang ba yung... Parang vampire naman ako. Pero parang, what is your, ano bang sikreto ng isang Richard Gutierrez sa longevity mo dito sa industry na to? I don't know. Yeah. I really don't know, but... Grabe yung support talaga, as in, kaya nga eh, ang sarap nung feeling na andiyan pa rin yung supporters namin, yes. Angel, yung supporters ko, and I don't know what the secret is, if there's any secret to having longevity in the industry, but I just try to be a professional, you know, in everything that I do. And siguro, yung guidance din ng family ko, always being there for me, and yung dad ko being a veteran actor also, you know, so... I'm just thankful and blessed to have them around me, I guess. Okay. Now that you're here in ABS-CBN, meron ka ba mga dream na makatrabaho or mga directors na look forward mo makatrabaho dito sa network? Well, isa sa mga directors na gusto kong makatrabaho, nung sinabi sa akin makatrabaho ko agad sa Luna Sangre, tuwan-tuwa ako si Director Garcia Molina. So I'm very happy to work with her. Of course, ngayong nandito ako sa ABS, you know, I want to work with everyone, you know, kasi ang tagal ko hinintay ng mga trabaho rin yung mga directors, yung mga ibang actors. And of course, working again with Angel, yun, nasa bucket list ko rin yun. So, finally, I get to work with her again. And dream role na gusto mong gawin dito sa Kapamilya Network? Dream role? Yeah. As of now, kasi focus talaga ako sa task ko sa Laluna Sangre. Dream role ko na rin yung pagiging isang vampire na dark yung character. You know, ngayon ko lang gagawin yung ganung klaseng character. So far, yung mga dreams ko natutupad. Yes. Okay, so ito na nga ang first game natin dito sa Star Creatives Hangout. Ang Never Have I Ever. So, ayan, may mga few questions. Mga cute questions lang naman kami. So, sabihin mo na kung I have or I have never. Ready? Okay. First, never have I ever eaten an exotic food. I have. Yeah. Anong food yung tingin mo exotic for yung nakain mo? Ano ba? Sa Thailand, yung bug. Yung parang yung mga bugs sa Thailand. Uh-oh. Yung crickets. Parang street food nila. Yung street food sa Thailand. Tinry ko yun. Exotic ba yung Betamax sa atin? Hindi naman. Parang street food nila. Natry ko yun. Okay, exotic yun. Yeah. Ito, never have I ever forgotten an important person's birthday. Oh my God. Nako. Revelation. Birthday, I'm so bad with dates. Palagi ako nakakalimot. How do you deal with it? Buti nga ngayon, na-check ko na sa calendar. palagi ako nakakalimot. So, sorry. Okay. Never have I ever had my face punched so hard while shooting. Nako, ito. Sa action, diba? Pag hindi talaga... I have. Oh, pero not naman so hard. Mm-hmm. Sakto lang. Medyo nakailag naman ako. Then, sipa at saka suntok na tumama na sa ulo ko. Okay. Kasi hindi mo maiwasan pagdating sa mga action scenes eh.
especially kung puyat kayo. Yeah. Ito, never have I ever adopted a dog. Adopted? Yeah. Or binigay pa ng friend kasi ganyan. Parang lagi kong binibili yung dogs. So, never. Yeah. Okay, ito. Never have I ever bought an expensive gift for someone tapos hindi nila nagustuhan. Yung parang, ay, o kaya meron na pala siyang gano'n. I think I have. Pwede ba naman tanongin ko ano? Ang nangyayari kasi, pag yung mom ko, pag birthday niya, isa yun sa pinakamahirap bilhin na regalo. So binibili ko, tinatry kong bilhin yung gusto niya. Hindi ko alam talaga kung ano yung gusto niya, pero usually I buy her a bag, yung mga, kasi may collection siya ng bag. Tapos, yung bag na binibili ko sa kanya, hindi ko makikita ginagamit niya. So lagi ko asan yung mga binigay ko sa'yo? But never kong nakita ginamit mo. Hindi, nandun na sa collection ko. Hindi ko alam yung gusto ba niya o hindi niya gusto. So, kinikita na besa. Okay, eto. Never have I ever said no to something and immediately regretted it. Hindi, para. Ay, okay lang pala, okay lang. Parang ganun. Meron kang moments na ganun. About madami. Anything. Parang madami yung ganun ko. Yung no pig lang yes pala. Oh, hindi ako madaling ano eh. Mga marupok ako sa mga marupok. Okay, ito last. Never have I ever sent a wrong message to someone and immediately panic. Oh my God. I have. You have? Pero ano yun? Kanina ba nasend yan? Anong message? Hindi ko pwede sabihin. Ganito lang, kanina dapat, tapos yan. Ganon. Sa past na yun. Pero it got me in trouble many times. So, kailangan natin mag-ingat. I-check nang i-check talaga kung kanino isa-send. Pero ngayon hindi na. Dati yun na. Dati. Alright. So ito, ang next game naman natin ay yung first and last game. So babalikan natin yung mga first and last mo, Sir Richard. First and last? Yes. Nako. First sport you learn. First sport? Yeah. Siguro basketball. Kasi dad ko basketball fan. Mm-hmm. So parang bata pa lang kami, basketball fans na kami. So basketball. Basketball na lang. Basketball. First movie you saw? First movie? Yeah. Ano kong first movie na parang? Natatandaan mo pa. Parang sobrang bata ko ba nung movie ng dad mo? Oh, baka nga movie ng dad ko. Yeah. Or baka movie ko. Mga lahing ko. First movie. Okay. Ito, first pet you had? First pet? Yeah. Yung official na sa akin. Sa'yo talaga. Pwede binili or regalo? I think yung parents ko kasi very wise sila pagdating sa mga pets. So binigyan mo na lang ako ng starter kit. Goldfish. Kasi syempre pag bata ka gusto mo agad aso. Okay. Pero may aso na kami sa bahay. Pero like family dog siya. Family dog siya. Mayroon months naman tinagal. Hindi masyado nga tumagal eh. Simple na nga lang ang gagawin. Lalagyan mo na lang pala. Okay. The first time you got physically injured. Injured? Yeah. Sports ba to or babay? Sports ka? Definitely. I think basketball. Basketball. Oo. Hindi talaga may iwasan kasi. Oh. I think twisted ankle. First celebrity crush. Isang local size international. Local muna, yeah. Local? First? Yeah. Kasi ngayon nung before ka pala, idol before, mga ganda niya. I think si Donita Rose. Donita. Kasi barkada siya ng ate ko eh. Mm. Di ba barkada siya ni ate? So, lagi nasa bahay.
parang yung ganda niya. Tapos MTV VJ pa siya nun. Yeah. International naman. Natalie Portman. Oh, very pretty. But not, I don't think that was my first. Siya lang yung huling naalala mo. Ito, first time you saw Zion. Huh? You saw Zion the very first time. Oh. Yung moment na yan, na feel mo. Grabe, as in, nung first time ko siya nakita, ginawa ko kagad siya sa kamay ko, and then, parang tinignan ko lang siya, tapos parang sarap ng feeling. Parang ito na yun, alam mo, ito na yung baby ko. Excitement, nervousness, alam mo yun, syempre yung responsibility ko, di ba? Parang, all of a sudden, you, parang you become a man at that moment. And you have responsibility of love and everything, so. Sarap lang ng feeling. Grabe, sobrang cute niya talaga. Pag nag-check na yung Instagram niyo ni Sara talaga. Eto, mga last naman. Last person yung message. Now? Yeah. Si Sara. Sara. Okay. Last food you regretted eating. Meron bang ganun? Parang, ano ba to? Well, kasi naka-diet ako ngayon, to be honest. So, minsan, may mga temptations sa pagkain. Yeah. Then you regret it instantly, di ba? Parang, for example, like, sushi. Siyempre, taas ng sushi. Yeah. Parang, all of a sudden, nagka-calorie count na ako after eating sushi. But, I love sushi. Curious lang kami, anong diet mo pala ngayon? Low carbs, high protein, and then calorie counting. And then talagang everyday yung workout. Tinatry ko everyday, pero recently kasi medyo hectic. So, kung kailan lang may time. Okay, ito. Last vampire movie or show you watch? Pwede TV show or ano? Vampire movie? Yeah. Well, pinanood ko ulit yung Interview with a Vampire. Just for research. And then, yung Interview with the Vampire was my last. Then Twilight, pinanood ko rin. Yeah. Last time you got lost in a place? Kasi we saw din sa Instagram mo na parang nagbabike ka, diba? Yeah. So, meron bang gano'n na parang, saan na ba akong part na to? 2 days ago. 2 days ago. Ano nangyari? Nasa, kami, nag-ride kami sa Zambales. Mm-hmm. Well, gusto ko kasi pumunta sa mga lugar na talagang gusto ko mawala rin talaga. Oh. Parang hinihingi ko yun eh. So, yun, binigay naman sa akin. Wala talaga kami. Nag-ride kami sa bundok ng Zambales. And wala talagang signs or anything. So, kailangan magtanong sa mga locals. And we were looking for the Coto Mines, yung river dun sa end ng trail. So, yun, nahanap naman namin. Pero, syempre, getting there was hard. Eto, last thing you bought for Zion. Ano yung naalala mo na parang last thing na binili mo for him? Toy ba? Or... I think toy. Ano mahilig ni Zion ngayon? Kasi recently nga, medyo busy ako, di ba? For the past few months or years, like kami magkasama, di ba? So, recently, yung time ko sa kanya, medyo nababawasan. So, lagi niya ako hinahanap. So, binabribe ko siya ng toys. Oh. Okay. Para hindi siya magtampo sa akin. Yeah. Oh, lagi ako may pasalubong sa kanya. And at the last time Sarah made you feel special or kidding? Parang everyday naman. Wow. May forever. May hashtag may forever. Yeah. Ito meron lang kami request sa'yo sa Gino. Parang pa-fall with Richard Gutierrez. I-request namin to ikaw to look at the camera, stare the camera and make papogi, make everyone fall in love with your look. Ayan. So, few seconds lang. Ang dami na rin nag-request niyan eh. So, ayan. Anytime. Paano ba yun? Titingin lang parang papogi look dito. Ayun. Na-conscious naman ako sa pinapatuhan niya sa akin. Maraming kikiligin dyan. Paano ka magpa-cute, magpa-kilig ang isang Richard Gutierrez? First time niya ang gagawin. Paano ba? Yeah. Anytime.
and go. Yes, okay. Thank you so much sa pagsama sa amin dito sa Star Creatives Hangout. Thank and invite everyone na nga next week na ang La Luna Sangre. Yes, mga kapamilya, malapit na po ang La Luna Sangre, ang pinakamalaki at pinakainabangang show ngayong taon dito sa ABS-CBN. All-star cast, napakahusay ng mga director namin. You better watch out for this sa Lunes na po, La Luna Sangre. Yes! Yes.